Basta pag-ibig ang dumapo sa puso ni naman ano, hahamakin ang lahat. Matupad ka lamang. Yeah. So ayun, what's up guys? Welcome back pong muli sa aking YouTube channel. Panibagong araw at panibagong vlog. Panibagong reaction video po tayo sa araw ito. So for today's reaction video guys, atin pong bigyan ng reaction ano, yung natapos na bahay. Nitong pamilya ng Indiano, ano, ni Tatay Robin at ni Ate Pia, ano po. At si Ate Pia po ay mayroong ipinagtapat. Hello po guys, magandang araw po mga Kalingap. Subscribe natin, Angcool Win. Pumunta pa ng gumaka po para may meet tayo, Angcool Win. Salamat po, salamat po Kuya Bal. I-subscribe po ang kanyang channel, Angcool Win. Maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang at sa mga baguhan pa nga po dyan. Ayan, huwag po natin kalimutan, bisitahin, suportahan ang channel Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Atid na Vlogs at sa mga Kalingap Partners at mga Kalingap Reactors. Ano po. So ito na nga po guys, atin lamang pong bigyan ng pansin ano, itong katatapos lang na bahay nitong pamilya ni Tatay Robin. Wow, grabe, ganda oh. Dumatakbo pa yung mga bata. Grabe, ganda guys. Oh, pati sa loob oh. Oh, sus. Wow. Oh, sa kusina oh, napakaganda. Pati sa CR. Nakita po natin, grabe ang bahay ni Tatay Robin, ano, ang pamilya niya, ano, napakaganda, ano po, ito na po siguro, ano, ang pinakamagandang pabahay ng Team Kalingap sa history, ano po, although alam naman po natin na may mga ibang bahay na talagang pinagawa sila na maganda rin, pero kakaiba eh, itong kay Tatay Robin, ano, sa bahay nila. So alam niyo po guys, ang pinakang nagustuhan ko, ano, doon sa bahay na yun ni Tatay Robin, ay yung prayer room, ano? Talagang magkakaroon ka ng privacy, ano, sa iyong paggunita, sa iyong pananalangin, sa iyong Panginoon, di ba? Sa kwarto na iyon, ano? Solong-solo mo, halimbawa, kung ikaw lang isa doon, ay talagang makakapag-concentrate ka, ano, sa iyong pananalangin, ano? Napakaganda, ano? Kakaiba talaga itong bahay na ito ni Tatay Robin. Tanungin natin si Kalingap Rab kung ito ba ang pinakamaganda or meron pang iba. Prayer room na may cross. Talo pa tayo. Grabe. May lagayan ng mga Bible. Lakon lang i-super Android. Pero sa ganda ito. Pangalaman lang i-super Android sa ganda. Ano, ayon kay Kalingap Rab ay mas maganda, ano, pinakamaganda yung bahay ni Tatay Robin kaysa sa bahay ni Super Andoy, ano. Kung matatandaan po natin, yung kay Super Andoy po na bahay ay sobrang laki naman po, ano, malaki siya. Pero maganda rin po, ano, maganda rin yung pagkagawa sa bahay ni Super Andoy, ano, talagang pulido rin. Talagang pinag-isipan yung design, ano. Pero sa nakita natin sa bahay ni Tatay Robin, para siyang ano eh, yung talagang parang mga high class na mga engineer o architect yung dumali, ano? Ano, pero yung pala ay mga karpintero lang, ano, ng Team Kalingap, pero hindi natin nilalang, ano, dahil matataba ang mga otak nila, ano, sa pag-iisip ng mga design, ano, talagang pinag-aralan kung paano gagawin o isasaka to para, ano, yung mga plano para sa para mapaganda, ano, ang isang bahay na kanilang ginagawa. So salot, ano, sa mga karpintero ni Kalingap Rab. At siyempre kay Kalingap Rab dahil napakaganda po, ano, ng bahay na ibinigay nila sa pamilya ni Tatay Robin. Meron pong isang eksperto, ayan, eksperto, na nagsabi, makikilala mo daw isang bahay na maganda kung meron ito. Panoorin po natin. Alam ko kung gaano kaganda ang bahay kung meron ganito. Ito talaga. Ito ang nagpapaganda. Kasi ito kasi nuro nito, hindi nagpapantayan. Kailangan meron siyang rebate na tinatawag. Baka talaga, doktor. Pati sa bahay, kapag walang ganito, pakit. si Dr. Love pala yun, ano, yung eksperto. Siyempre, pampagod vibes lang po yun. Pero
parang naniniwala din po tayo, ano, parang meron din tayong kaunting idea. Although hindi naman po tayo na linya, no, diyan sa mga ganyang uri ng knowledge ng mga trabaho, ano, dahil ang atin pong kaalaman or skill sa paggawa ng bahay ay pang bahay kubo lang, ano. Pero maganda nga pong tingnan, ano, kung meron yung sinasabi na yun ni Dr. Lab, yung line sa ilalim, ay isa rin nga po yun, ano, sa nagpapaganda, ano, sa isang bahay, sa loob ng bahay, ano, dahil nakakano siya, ay parang nakaka-attract siya tingnan, ano, pag merong ganun, ano. So, sa ngayon na lang tayo kay Dr. Lab, or ako pala. Pwede ka naman dito na kahit kailang malipat ka na dito, isang kwarto tayo dito, wala nang problem. Yeah. Ang yan ang nagustuhan naman natin kay Tata Garotin. Kaya naman, tuwing pupunta kami dito sa kanila, ano, nakakapagagaan sa pakiramdam, ano, walang stress, walang problema, parang welcome tayo lahat. Magaan sa pakiramdam dito. So grabe, ano, si Tatay Robin, ano, kahit anong oras, kahit anong araw, talagang laging nandyan, ano, yung pagiging humble niya, ano, hindi nawawala, lagi niyang dala-dala, siyempre ugali na niya, na isang humble na tao, mapagpakumbaba, ano, at hindi niya, lagi siyang nagpapasalamat, ano, sa mga bagay na natatanggap niya, ina-appreciate niya kung ano yung kanyang natatanggap, napaka-humble na tao, ano, kaya marami ang nagmamahal, ano, dito kay Tatay Robin at sa kaniyang pamilya. So ito na po guys, ano, yung ipinagtapat ni Ate Pia, ano, sa mga siguro yung iba man nakapanood na nito, ano, yung iba, ano, pero sa mga hindi pa po nakapanood, ayan, panoorin po natin ito. Nung nasunog si Kuya Robin, kayo na po ba nun? Opo, mag-shota na kayo. Ay, oo, buntis na ako. Nakita niyo yung ano, sobrang lungkot niya. Nakita niyo. Nasunogan, ano, sila si Tatay. Nung buntis ako, nag-uwi na ako dito mga 7 months ata. Pinauwi niya na ako kasi mga nganak na ako. Siya? Nasaan siya? Nandang nagtatrabaho. Di ka naman natakot na baka iwan na ako nito. Ay, hindi naman. Itong Bombay na ito, baka iwan na ako. Hindi, may tiwala ka sa kanya. Opo. Nagtiwala ka. Opo. Yung ang pag-uwi niya, madami din yung sasabi. Hindi na ako babalik siya. Hindi naman ako nakikinig sa kanila. Hindi ka nakikinig. Magpunta siya ng India. Umuwi siya ng India. Oh, yung 3 months yung anak ko, yung panganay. Si Aman. Umuwi siya doon. Ilang taon siya doon? Ilang ano siya? Months siya? Lang. Months lang. Nag-ano siya doon? Nagkasikaso? Pinauwi siya. Tapos maghanap siya ng pang ano niya. Pupauwi ng puhunan ata niya para makabalik siya. Bait rin natin Robin, no? Kasi kung tutusin, pwede hindi na siya bumalik, ay, no? Oo, diba, di mo na siya mahabol dun at nasa ibang bansa. Pero pinagpalit ni Tatay Robin yung buhay niya dun sa buhay dito. Di baling maghirap siya. Ganun kanya kamahal. Ika nga ay pag-ibig, basta pag-ibig ang dumapo sa puso ni naman, ano, hahamakin ang lahat. Matupad ka lamang. So yun yung nangyari, ano, dito sa buhay nila Tatay Robin sa kanilang love story, ano. Pinaghiwalay na sila ng tadhana, ano. Biruin mo yun, iniwan na pala si Ate Pia, ano. Umuwi na itong si Tatay Robin sa India. At meron na silang anak, ano. Subalit, bumalik itong si Tatay Robin, ano, para ipagpatuloy yung pag-aalaga niya, yung pagmamahal at pag-aaruga dito sa kaniyang mag-ina, no? So isang natatanging kaugalian din yon ni Tatay Robin na lubos din nating hinahangaan, no? Kung sa iba yung mga talaga ay kani Kalingap Rab, sa ibang tao ay maaring hindi na bumalik, ano, di ba? At pabayaan na lang ito si Ate Pia at yung kanilang anak. Pero yun nga po, gaya ng ating sinasabi, ay kakaiba itong si Tatay Robin. Meron siyang paninindigan, responsibilidad, ano, yung kanyang inalay or ibinigay kay Ate Pia at sa kaniyang mga anak, ano. So napaka ano talaga nito Tatay Robin. Talagang taos puso yung paghanga natin dito kay Tatay Robin, ano, sa kanyang natatanging kaugalian or ugali. At nga po guys, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon ay hindi nakakalimutan ni Tatay Robin ang magpasalamat, ano, sa mga taong tumulong sa kanila, ano, sa mga taong nagmamahal sa kanila.
Maraming salamat po talaga. Nagpapasalamat din tayo ano kay Tatay Robin ano sa istorya ng kanilang buhay na ibinahagi niya sa social media ano na halos buong mundo ay nakapanood ano dahil pinakita sa ipinakita niya na ugali ay maraming mga ama ano ng tahanan ang na-inspired ano sa kanyang mga ginagawa ano at dahil doon marami nga ang nagmahal ano sa kanila dahil sa kanyang pag-uugali na iyon na pinapakita at hindi niya kinakahiya ano kung ano lang yung buhay niya ngayon nang kung ano lamang yung kayang ibigay niya na pamumuhay ano sa kaniyang pamilya ay talagang hindi po niya kinakahiya ano pinagkakasya kung ano man yung mayroon pinagsasalo-saluhan ng ang kaunting pagkain dati ano at ngayon nga po ay nabigyan siya ng pagkakataon na gumanda-ganda na yung buhay makabangon doon sa mga pagsubok na pinagdaanan niya ano doon sa kaniyang isa na diyan yung kanyang negosyo na siyempre alam natin Bombay Indiano ang mga negosyo niya dito sa Pilipinas ay pautang pero hindi siya nag-success ano po. So ayan nga po guys at dahil nga po mayroong bagong bahay, mayroon ding bagong hanap buhay ano. At yan po ay pinagkaloob ni Kalingap Rab kay Tatay Robin na siya ay maging isang miyembro ng K-Boys. Ayan ano at pagbutihin mo lang Tatay Robin, galingan mo, ano? Sana maka-scout ka ano ng na mayroon kang mai-vlog na ma-viral, ano? Sana may ma-viral ka na mai-vlog. At yun nga po pala guys, mayroon na pong channel ano. Abangan po natin ang channel itong si Tatay Robin. Kaabang-abang Indianong Bicolano. Ganda no, ganda ng pangalan. At yun nga, siyempre K-Boys, dapat meron siyang channel, meron siyang vlog. Kasi ang isa niyang trabaho diyan ay mag-scout. Maghahanap siya ng mga na dapat talagang karapat dapat na tulungan ano ng Team Kalingap. 'Yun ang isang magiging role ni Tatay Robin diyan ano sa kanyang pagiging K-Boys. 'Yun. So ayun, once again, congrats ano sa pamilya ni Tatay Robin. More blessings. Ano ha, pagpalain panawa kayo ano ng Panginoon Diyos at nawa ay mas gumanda na yung buhay nila Tatay Robin ano dito sa ating bansa. Yun po ay sa tulong ng Team Kalingap dahil lagi nandiyan ang Team Kalingap para sa kanilang pamilya. So maraming salamat din po sa inyong pagsama sa aking vlog sa araw na ito. Ayan, lagi po natin sinasabi, mag-iingat po tayong palagi kung saan man po tayong panig ng mundo naroroon. Ayan, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.